Magandang umaga po sa lahat. Sa umagang ito, ang ating pong magiging topic ay tungkol sa fruit and shoot borer. Bilang isang magsasaka, ito na po siguro yung masasabi ko na pinakamatinding problema pagdating sa talong. Ang adult na shoot borer ay isang uri ng paru-paro na may batik sa kanyang pakpak. At mahirap silang puksain dahil sa gabi sila umaatake. Pag dumapo sila dito sa mga dahon ng talong o sa anumang parte rito at napisa yung kanyang itlog at naging larva, ay maghahanap ito ng malambot na parte. Kaya kung minsan dito sila pumapasok sa usbong ng talong, kaya mapapansin natin na ito ay nalalanta. So dito siya magpapalaki sa pamamagitan ng pagkain nitong sa loob nitong stem ng talong. Pumapasok din sila sa bunga ng talong, lalo na kung mura pa, at nagpapalaki sa loob nito. At kung bibiyakin natin ang bunga, ay makikita natin ang mga larva na kumakain sa loob nitong bunga. Ito po ang dahilan kaya napakaraming nagiging reject ng ating talong. Ito, mapapansin sa maliit na bunga na mayroon siyang dumi sa labas. Ito ay indikasyon na mayroong fruit borer sa loob nito. Para mapuksa natin ang shoot borer, ay kailangan nating mag-spray ng insecticide. Tulad ng Exalt, Gold, Prebaton at marami pa pong pwede. At ang dapat gawin ay kung maaari sa gabi mag-spray o sa bandang hapon, para kung umatake ang fruit and shoot borer, aabutan pa nila na yung in-spray nating insecticide ay hindi pa natutuyo. O mas maganda kung talagang yung madilim na tayo mag-spray. Dahil sa gabi nga po ang atake ng adult na fruit borer. Bukod sa paggamit ng insecticide, ay pwede po tayong gumawa ng trap para makontrol natin ang mga shoot and fruit borer. At ang kailangan natin ay ang mga empty container, suka. Ito po yung suka na matitindi yung amoy, yung galing sa tubo, galing sa sasa, o pwede rin yung tuba. At kailangan din natin ng molasses. At syempre, kailangan din natin ng gunting para gumawa ng butas dito sa ating container. Ito, gagawa po tayo ng bintana para dito papasok yung fruit and shoot borer. Ayan, nakagawa na po tayo. Dito sila papasok. Gagawa rin tayo sa kabila. May dalawang bintana na po ang tayong nagawa. Ayan.
Okay. Ayari na po ang ating trap. May dalawang bintana na pasukan. Lalagyan naman natin ngayon ng suka. Ang dami po ng sukang ilalagay natin ay nasa mga 150 hanggang 200 ml. Sapat lang para pag nalaglag dito yung fruit borer ay malulunod sila. Ngayon lalagyan naman natin ng molasses na nasa mga 40 to 50 ml. Pwede pong tansyahin na lang. Ngayon ay hahaluin na po natin. Pwedeng alog-alugin lang. Ayan, tunaw na po yung molasses. So, ang magiging amoy nito, dahil sa suka, ay maasim at manamis-namis naman dahil sa molasses. Ngayon, pwede na po nating isabit ito sa paligid ng ating tanim na talong. Hindi po sa gitna, sa bandang labas. At kung aari, ay nakapalibot marami-rami. Mga 10 to 20 pieces ang gawin natin para matatrap talaga yung mga shoot and fruit borer. Ngayon, pakikita ko sa inyo yung isang trap na ikinabit namin kahapon. Ito, nakakabit ito dito sa labas ng talong. Ayan, marami pong nahuli. Ayan, makikita nyo yung mga borer. Ayan, hindi lang borer, pati yung mga ibang insekto ay nadadali nitong trap na ito. Ang inilagay po nating suka ay unti-unting mag-evaporate. Kaya sa ting mababawasan ito ay dadagdagan lamang uli natin ng suka. At pagkatapos ay aalugin lang ng kaunti para humalo ang molasses. Okay, ito, titingnan po natin yung isa sa dulo. Ayan. Marami rin pong nahuli. Ayan, oh. Sari-saring insekto. Ito po ay dalawa ang hinuhuli ko sa trap na ito. Dahil nag-spray din po ako dito naman sa labas ng para sa fruit fly. Kasi yan yung talong, ito yung aming ampalaya. Kaya dalawa ang nahuhuli nitong trap na ito. Sa loob ay fruit and shoot borer at sa labas ay fruit fly. Okay, hanggang dito na lamang pong muli.
para sa ating topic na pagsugpo sa fruit and shoot borer. At siguro sa susunod na video, ang gagawin naman namin ay kung paano naman ang pag-control sa fruit fly, iba't ibang pamamaraan. So abang lamang po tayo. Muli po, maraming salamat sa inyo. Happy farming and God bless.